Alright, so yan mga lods, ito na naman po tayo ngayon. So meron naman po tayo ngayon sirang inverter po, Panasonic microwave inverter mga lodi. And kung mapansin nyo po mga lods, okay, yung kanyang cover po, grabe po. So hindi na po maintindihan po ano-ano kulay na po meron. And yun yung lobe nya. So okay, halatado po talaga mga lodi. Pero maganda pa po yung kanyang ano, ito, papansin po ninyo, medyo may kalawang po. Pero magawaan po ng paraan to mga lodi. Kaya pong pinturahan yan mga lods. Pipinturahan po natin ng pintura na food grade po, para sa pagkain po talaga. So ngayon, ito nga po, titesting na po natin to mga lodi. Alright, so yan, on na po natin mga lods. Okay mga lods, kung napansin nyo po, so nag on na po tayo, pero hindi po nag on yung kanyang display po mga lodi. Ayan po. Okay. Alright mga lods, so dahil ayaw niya po mag-on, okay, buti ngayon may dala ako okay, may dala po tayong drill ngayon sa araw na ito mga lodi. Medyo mag-sip po ng konti ang pagbukas po natin ng ano. So, alright. So yan mga lods, bago po natin buksan, yung kanyang model nga po pala mga lodi ay model NNST651M. Yan po ang kanyang model po mga lods. Lodi, unang check po natin dito ay kanyang fuse po. So dahil hindi pa po natin nagalaw mga lods, nakita na po natin kagad yung kanyang diferensya po. So ito mga lodi, so sumabog po yung kanyang fuse. Alright, so yan. Okay, so mag-continue testing lang po tayo. Okay mga lods, test po natin yung fuse. So yan mga lodi, yan, kita ba? Okay, so yan mga lodi, pula po. So sabog po yung kanyang fuse. Yung fuse niya po sa ano, test na rin natin po dahil nandito naman lang. Okay, ito yung fuse niya. So ito mga lods, yung fuse niya okay po mga lods dito. Yung sa plug cap po. Alright, so yan. Okay. So ang fuse niya sa plug cap ay close pa po. So ang fuse niya po sa ano, sa loob ng microwave po ay sabog na po mga lodi. So hindi po natin pwede palitan ng fuse, maglagay ng fuse mga lods, kung hindi muna mag-check po tayo. Okay. Unang check po natin mga lodi, kagaya ng palaging ginagawa ko po mga lods, ang kanyang switch po. Okay. Switch 1 po, yung ano, interlock switch niya ay okay. So yan, nakita ko na po mga lods. So yung interlock switch niya po na pangalawa po ay sira po mga lodi. Pero
para makita po talaga natin mga loads. Lagyan natin ng fuse, tapos i-on po natin mga lodi. Okay, hanap lang ako ng fuse. Okay, may dalawang fuse po ako nakahanda mga loads. Fuse po natin, yung isa. Yan na yan. Yung dalawang fuse po natin, hinanda po natin yan. Ito na po yung fuse. Alright, so yan. Kita ko lang po sa inyo. So yan mga loads. So yan. 1 minute. Then, click start. Ayan. Gumana lang po siya ng 3 second po mga lodi. So, isa pa. Start. Okay. Parehas lang po. 3 second lang po siya gagana po mga lodi. Kailangan po natin palitan yung kanyang interlock switch po mga lods. So ito mga lods, second hand pa rin po ang gagamitin natin na interlock switch niya po mga lodi. So yan. So make sure lang natanggal po natin yung plug po natin mga lods. So buksan po natin yung pinto at itulak lang po natin tong lock. Okay, may lock po yan dito mga lodi. Yung lock niya, so kukuha lang po ako ng interlock holder po. Okay, para may pakikita ko po sa inyo. So ito po yung interlock holder niya po. So bali yung switch po. Okay. So bali yung switch, ganyan po nakalagay. So tulak lang po natin to. So but blurred ba yung ano? Okay. Tulak po natin to sa taas. And tulak natin yung switch palabas po mga lodi. So yan, natanggal na po natin yung switch. So ganun din po ang gagawin po natin mga lodi. Okay, tulak po natin. Yan mga lodi. So ito yung siya, itong kapapalitan po natin. Itin po natin yung normally closed po ito. Yan. Dumikit na po yung kanyang switch mga lodi. Okay, yan. Ayan, ilagay po natin yung switch niya. Yan na mga lodi. Okay, nalagay na po yung switch. Alright, so yan mga lods. Ibalik na po natin yung kanyang switch mga lodi. Alright, so okay. Ngayon, test po natin mga lods kung gagana pa siya. Okay, so 1 minute. Start. Ayan mga lods, so gumana nga siya. Okay, off ko muna at ihaharap ko natin sa camera. Test na po natin. Okay, naka-on na siya. 1 minute lang. Right, so yan, mga lods. So, gumana na po siya. Tumunog po. So, kanina po, bali hindi po gumana yung kanyang blower. So, ngayon, gumana na po yung blower. Ibig sabihin, okay na po siya, mga lodi. Right, so yan mga lods, so tapusin po natin siya sa 1 minute po mga lods. Okay, so yan. Yan, okay na po siya mga lodi. Okay. Mainit na, so hindi na po natin mahawakan yung kanyang magnetron mga lods.
At hanggang dito na muna tayo po mga Lodi. At ako po'y pangsamantala magpapaalam sa inyo. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Stay safe, stay creative. God bless you all. Bye-bye.